So hey guys, hi spirit, hi angels, welcome to my channel. And today's read is your extended read sa Libra, Sagittarius, and Aquarius. So etong reading na to is para din sa tatlong sign na Libra, Sagittarius, and Aquarius. Extended read, so timeless po ito. Kahit anong araw niyo mapanood o anong oras, anong date, timeless po to. Wala pong problema dun. Basta, yun po yung extended read ninyo sa Libra, Sagittarius, and Aquarius. Yung time po ng mga signs niyo, ilalagay ko na lang po sa description box para puntahan niyo na lang po dun yung timestamp po ng mga zodiac sign ninyo. Because ako nakapag medyo tinatrangkaso kasi ayan, for Libra single, what is the message for Libra single? General reading po to guys. Any gender. Pero malalaman natin kung anong gender yung lalabas dito. O kaninong energy yung mga nandito. So, Libra. Single. General message. What is the general message? Spirit, please. Libra single. Libra single, that is the message for Libra single, general Libra. What is a general message for Libra single? Para sa mga Libra single, ito po yung general message ninyo. Timeless po to, so kahit anong time, anong date yung mapanood to, it doesn't matter. Kasi ito po is timeless reading. So, sa mga Libra single, pero I think couple na rin ito, may some point dito na may couple, may some point dito na single. So, nasa third party po kayo at alam nyong hindi at alam nyo yun na nasa may third party. So, sa tingin ko at yung nagigets ko dito kay Libra single, alam niya na pamilyado itong person natin, si masculine or si feminine. Pero ayun, pumasok siya sa ganung klaseng relasyon. Kumbaga, okay lang naman sa kanya kung pamilyadong tao to. At alam niya na yun nga na merong third party. So, siya yung third party.
Sinasabi dito kasi, dito sa taas, sa part na taas na to, dito sa taas niyan, is, sinasabi dito na, yun yung destiny ninyong mangyari. So, kung ano man yun, kung kayo man ay nasa third party na situation, is, at alam nyo yun na nasa third party kayo, kasi alam nyo naman na pamilyado yung tao, so yun yung destiny. Destiny yun. Kumbaga, gawa yun ng universe, ng itaas, na mangyari yung ganung sitwasyon. So, meron dito, kumbaga, dun sa pinaka-center ng buhay ninyo, is, both of you, kasi nga, meron dito na alam ng wife niya or nitong si third party na merong third party at merong pamilya itong lalaki or si babae. Kumbaga, yun yung issue nila. So, parang okay lang sa kanya kung may third party, parang okay. Parang tinanggap niya na rin na merong third party. Yun yung nakikita ko sa situation ninyo. Now, kumbaga dito sa center ng buhay ninyo is, kumbaga nag-uusap na lang kayo na kung saan mapupunta yung custody ng mga bata or hindi naman yung totally na legal na pupunta kayo ng korte para kunin yung custody ng mga bata. Kumbaga parang pinag-usapan nyo na to na minsan sa'yo, minsan sa kanya, yung mga bata, ganun. Kasi yun yung parang issue ninyo dito. Kasi yung nakikita ko dito sa challenge ninyo na kumbaga hindi na ganun ka balance yung relationship ninyo, no? Alam ninyo sa isa't isa na parang etong si masculine is excuse me. Etong si masculine is may feelings pa dito kay Ate Girl. Dun sa feminine natin. Pero si feminine, hindi na ganun ka-love yung nararamdaman niya dito sa asawa niya. Kasi nga, nalaman na nitong babae na merong third party. So, parang okay lang sa kanya yon. Kahit na masakit, tinanggap niya na lang. Ganun yung nangyari. So, kahit na alam na ni feminine na asawa, na legal wife, na merong third party, so, parang tinanggap niya na lang. Ayun, tinanggap niya na lang yung ganyan yung sitwasyon na merong third party. Ayan. Pero ikaw na third party, kung involved ka dito sa situation na to, kasi Libra to, kung meron ka mang dealing na person, na lalaki o babae, na may asawa, pamilyadong tao, is alam mong pumasok pa sa ganung relasyon, parang okay lang din sa'yo. Parang ganun, yung dating dito. So, napag-usapan nyo na yan. Napag-usapan nyo ng dalawa yan na pamilya. Kumbaga, alam nyo na sa isa't isa na pamilyado kayong tao, pero okay lang na pumasok kayo sa ganung situation at pumasok kayo sa ganung relasyon. So, okay lang sa inyo. Kasi, nakikita ko naman dito yung outcome, hindi na kasi dun sa relasyon nitong dalawa na etong pamilya nitong lalaki o etong pamilya ng babae, hindi na ganun ka-balance yung relationship nila. So, yung love, medyo cold na. Kumbaga, wala ng init yung love nila sa isa't isa. Kumbaga, medyo ano na sila, cold na sa isa't isa, malamig na, kumbaga, ganun. So, kayong dalawa na nagsama, na yun nga, yung ganyan na third party, is doon nyo lang na-express yung feelings ninyo sa isa't isa. Ganon. Yung, kumbaga, yung feelings ninyo dalawa na sa love, regarding sa love, is nandoon yung, kumbaga, doon nyo na lang naibabalin sa isa't isa yung love ninyo sa isa't isa. Ganon. Kasi nga, dahil na parang yung relationship ninyo sa mga kabilang partido is talagang hindi na maayos yung relationship ninyo kasi nga nawawala na yung love. Now, dito sa baba, sa pinaka, ito yung pinaka-grounded ng buhay ninyo. Kumbaga, meron dito na sinasabi na merong, may
may magbubuntes. Kasi may nakikita ko dito na mabubuntes. Sa move yung is makukunan. Ayan, may makukunan dito na nakikita ko. So, ingat. Kung kayo ay nagbubuntes, Libra, feminine or masculine, na ang alam ninyo, eh, ganito ha, wait lang. Kung ikaw na Libra is feminine at ikaw yung nagbuntes, meron dito na ingat lang kasi baka maaaring makunan ka dahil sa stress. Kung ikaw naman masculine na Libra at yung ka-third party mo, maliban dun sa asawa mo, kumbaga dun sa bago mong girlfriend, is buntes, ingat lang kasi baka itong pinagbubuntis itong iyong bagong karelasyon is makunan or maaari din na sabihin mo sa kanyang magpalaglag. Yun yung nakikita ko dito. So, merong ganun na sektor na baka mangyari. Maaaring sabihin mo sa kanya na magpalaglag, hindi mo tanggapin bata sa kanya, maaaring ganun. Pero, some of you naman is nakikita ko dito na talagang meron naman dito natatanggapin niya yung anak niya sa'yo na ikaw na third party. Kumbaga tatanggapin niya yung anak, yung pinagbubuntis mo at na, kumbaga pinag-usapan na rin naman nila kung regarding din sa sustento, parang willing naman itong magsustento sa'yo. Yun nga lang, meron lang talagang cycle na hindi maganda mangyayari. Yun, merong cycle dito na hindi magaganda dahil eto, explain ko. Kasi once na itong moon lumabas, kasi part yan ng part ito ng ano natin, ng planet. Yung moon kasi yun yung emotions natin. So maaaring mangyari, maaaring hindi once na ito ay lumabas. So maaaring mangyari yung sinasabi ko, or maaari ding mangyari yung mga nangyayari sa inyo, maaari ding hindi. Bakit ko nasabing ganun? Kasi meron tayo dito na Wheel of Fortune. So yun yung destiny. Destiny na maaaring mangyari ito at maaari ding magbago yung takbo ng kapalaran ninyo dahil nga may moon. Kasi etong moon, once na, explain ko ulit. Kasi once na, 'di ba, umiikot yung planet natin. Ito yung mga hindi alam nung ano eh. Minsan kasi meron yung nalilito na may nangyayari, merong hindi. So, yung orbit kasi ng planet natin, kaya kung merong ganito, Astro dice. Ayan. So, ito kasi mga symbol to ng mga planet natin at saka yung mga experience natin at saang area nangyayari. So, etong moon, once na nagbago yung takbo ng orbit ng kapalaran mo, is yung Wheel of Fortune kung tawagin, yung kapalaran mo, maaaring mangyari ito, maaaring hindi rin. Meron dito, part na dito is nangyari na kasi yun yung destiny. Meron ditong part dito na babala sa inyo, kumbaga para maging aware kayo, maaaring hindi siya mangyari kasi pabago-bago ang ihip ng hangin kung tawagin. Ayun. So, maaaring kayo is pagbigyan kayo ng kapalaran, kumbaga, pagbigyan kayo ng kapalaran na mawala yung, hindi ko masinabing mawala o mamatay o ano, kundi ma-ending yung relationship nitong mag-asawang ito at kayo yung ikaw na third party ang ipapalit niya dito sa family niya. Maaring ganon yung mangyari kasi ito yung nakikita ko dito sa card at yun yung parang gusto niyang iparating. Now, so yun lang yung sinasabi ko na maaring magbago yung takbo ng buhay ninyo. Maaring kasi yung nakikita ko dito etong si feminine na asawa nitong masculine. Hindi ikaw na third party ah. Ito si feminine na asawa ni masculine. Parang okay lang sa kanya na merong third party. Kumbaga tinanggap niya na sa sarili niya na merong third party. Yun. Kasi hindi na rin siya ganun na, parang hindi na rin ganun kainit yung pagmamahal niya dito sa asawa niya. Siguro paulit-ulit na rin siguro ginawa nitong lalaki na niloko siya. Niloko niya yung asawa niya. Kaya itong
si feminine na wife nitong lalaki, is tinanggap niya na lang yung third party. Meron, yun yung nakikita ko dito at yun yung nagigets ko. Kumbaga napag-usapan niyo na to, walang lihim, kumbaga kasi open kayo sa isa't isa. Parang nasabi niyo na sa isa't isa, kumbaga tapos niyo nang pinag-usapan to, kaya parang okay na. Yun. Kumbaga tapos niyo nang napag-usapan to. So, meron sinasabi dito na maaring pag kayo pinagbigyan ng kapalaran na magsama nitong masculine natin at si legal wife, itsapera na, ibig sabihin ganun, at ikaw na yung pinalit, maaring mangyari yon dahil dito, dahil dun sa Wheel of Fortune. Maaari din na yung gusto ninyong mangyari is hindi mangyari. I mean, yung gusto ninyong mangyari na ma-engage kayo or maikasal kayo or replacement ng kanilang asawa, maaari din hindi yun mangyari dahil dito sa moon. Maaring mangyari, maaring hindi. So, merong ganong issue, basta experience na mangyayari. Kasi, ang moon is experience natin yan. So, yung Wheel of Fortune, experience din natin yan. Ayan. Yung sign kasi natin is yun yung characteristic natin. So, etong Leo, dahil Leo ka, yun yung character mo. Kumbaga, ikaw yung person. Ayun. So, yung Wheel of Fortune at saka yung moon is part yan ng experience natin. Yun, para klaro, maliwanagan kayo, para hindi magulo yung mga nababasa nyo o napapanood nyo sa ganito, yung ganitong klaseng vlog o ganitong klaseng content, para malinaw sa inyo. So yun lang yung gusto kong iparating. For now, yun yung nagigets ko ngayon. So sa susunod, itatry ko na mag-daily or mag-weekly na mag-gumawa ng mga ganitong klaseng content para naman at least may idea kayo kahit papano. Pero ito, timeless ito. So, pwedeng anytime mangyari, pwedeng next year o sa susunod pa, pwedeng mangyari yun. So, yun. Hopefully, nagustuhan nyo. And don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And bye for now. Bye! So, proceed tayo kay Sagittarius. Yan. So, kay Sagittarius tayo. Ito na lang gamitin ko. Okay. Sagittarius single. What is the message for Sagittarius single? Sagittarius, ba't lumalabo yung ano? Lumalabo. Sagittarius single. Single. General spread. What is the message for Sagittarius single? 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 Spirit guide, Heavenly Father, Heavenly Mother, please guide me. What is the message for Sagittarius single?
If I'm single, what is the message for Sagittarius single? What is the message for Sagittarius single? Sagittarius single, what is the message for Sagittarius single? Single ka ako pero pamilyado pa rin. Ano pa to? Oh my gosh. Okay. That is a general message for Sagittarius single. Okay, for Sagittarius single, ayan, sa mga Sagittarius dyan na meron ng mga anak, single father, na nakipaghiwalay sa asawa, ayan. So, parang may closure kayo dito na mag-separate na lang. Kumbaga na pag-usap, yung iba dito is, ano, kumbaga may part doon. Na ano dun sa taas is parang in-ending na yung relationship sa dati nilang asawa. Parang nagkaroon kayo ng ano dito eh, ng kumbaga parang nag-usap kayo sa barangay, nagkaroon kayo ng kasulatan na wala nang pakialamanan, mga ganun. Kumbaga parang nangyayari dito is parang sinasabi nyo na lang dito na yung susustentuhan na lang yung bata, parang ganun. Kasi yun yung nagigets ko dito. So, ikaw, Sagittarius single, hindi yung totally na single ka na divorce ka o anal ka. Maaaring ganun na nagpa-divorce ka na dati or tapos nag-asawa ka ulit. Maaari din ganun. Maaari din naman na single father. Ayan, kasi may anak ka dito. Yun yung nakikita ko dito. Now, parang binigyan ka ng pagkakataon ulit na magbago or baguhin yung buhay mo sa pangalawang pagkakataon. Parang binigyan ka niya ulit na kumbaga, ayusin yung sarili mo. Lalo na, parang gusto niyang bigyan ka ng ang universe, parang gusto ka niyang bigyan ng pagkakataon ulit na baguhin yung hinaharap mo, baguhin mo yung sarili mo na parang kung ikaw hiwalay na sa asawa mo dahil hindi na maganda yung mga pinagdaanan mo sa dating karelasyon mo. So, parang ang universe, gusto kanyang bigyan ng panibagong buhay o panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon na baguhin yung sarili mo. Parang ganun, para baguhin yung hinaharap mo. So, matagal nang nangyari ito. May some point dito na parang kung talagang in-ending mo yung relationship mo sa dati mong asawa. Kumbaga, may napag-usapan na kayo dito na regarding sa para kasing galing kay anta dito, nag-usap kayo sa barangay o ano na wala nang pakialamanan, kumbaga sustento na lang ng mga bata yung kailangan sustentuhan, mga ganun. Parang as in talagang wala na yung relationship mo noon. So sa health mo, may nakikita rin naman ako dito na parang kailangan mo ding alagaan yung sarili mo kasi parang may sakit ka o kahit na anong sakit yan, masakit ang katawan mo, masakit ang ulo mo, tinatrangkaso ka, inuubo ka, sinisipon ka, kahit na anong klaseng sakit.
So meron dito na kailangan mong i-monitor din yung health mo kasi maaaring ma-hospital ka. Yun yung nakikita ko dito, maaaring ganun. Kasi nga, matagal mo nang iniinday ang sakit mo kung kwan. Yung matagal na yan na iniinda. So, meron dito na sinasabi na tignan mo rin yung health mo. Sa relationship, oo, meron kang in-ending na relationship noon. So, binigyan ka ng pagkakataon ng universe, pangalawang pagkakataon na baguhin mo yung buhay mo, yung hinaharap mo. So, sa relasyon, binigyan ka niya ulit ng pagkakataon na magkaroon ng pangalawa pang karelasyon na baka dito is mabago na yung takbo ng buhay mo. So, nakikita ko dito is okay naman kasi parang marunong, parang ano eh, ang dating kasi nito ang dating kasi sa akin nitong dito sa center ng buhay mo regarding sa romance, sa relationship is okay ka na. So dun sa binigay na pagkakataon sa iyo na pangalawang pagkakataon magiging okay yung takbo ng relasyon, relationship niyo. At kasi parehas sa mga kayo nag-e-effort sa relationship niyo. At dun sa ex-wife mo naman, parang wala na rin siyang pakialam kasi ending na, tapos na yung relasyon mo sa kanya. So dito naman sa some point dito sa baba is ikaw masculine, mukhang ikakasal ka ulit sa pangalawang pagkakataon. Gaya ng sinabi ko dito na binigyan ka ng universe ng pangalawang pagkakataon na magkaroon ng karelasyon na magiging maganda yung takbo ng buhay mo. At eto yung tingin ko is talagang mahal mo. Yun nga lang, merong some point dito na parang gusto mo ikaw yung laging nasusunod. Gusto mo parang meron yung ano, yung point na mainit ang ulo mo, meron yung point na galit ka, meron yung point na napapamura ka dahil siguro sa past issue na to. Sabi nga dito parang sa pangalawang pagkakataon is dahil na ikakasal ka ulit or engagement or ikakasal ka sa West or sa simbahan yan, anything. Basta nakikita ko dito sa na merong na part maaaring sa future mo or maaaring nitong year na to is ikasal ka o sa susunod na taon maaaring ikasal ka kasi malilinis mo na yung papel ninyong dalawa nung ex mo. So, ibig sabihin, parang may mangyayaring annulment or divorce, ganyan, ganyan. So, at nakikita ko naman dito na talagang ikakasal ka rin sa future mo. Maaaring itong taon na to or sa susunod na taon o kahit anong taon pa yan kasi timeless reading ito. Ayan. So, sana naintindihan mo yung sinabi ko. Ayun. At kung namadalian ka sa sinabi ko, i-rewind mo na lang. Ayun. So, yun lang yung nakikita ko ngayon. So, hopefully nagustuhan nyo yung reading na to. And don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you for now. Bye for now! Sunod na tayo sa Aquarius reading. Ayan. So, Aquarius reading po tayo. Aquarius reading. Malabo na naman siya. Aquarius single. Aquarius single. That is the message for Aquarius single. That is the message for Aquarius single. Universe, schedule, what is the message for Aquarius single? So, okay yan. Okay.
At isa message from Aquarius single. 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 What is a message for Aquarius single? What is a message for Aquarius single? Okay. Sa Aquarius single, ayan, so, sa situation ninyo, is, meron kayong magandang opportunity, may mga magagandang offer sa inyo regarding sa finances, maaring business, maaring work, maaring basta magandang offer ito na maganda, basta magandang offer. Yun. So, kumbaga, meron din kayong inopen na business, kumbaga, tiyaga-tiyaga lang, tiis-tiis lang, at kumbaga, makukuha nyo rin yung gusto nyong makuha dun sa business na yun. Maring matagal nyo nang inaantay yun kasi matagal na rin kayo nag-i-invest dun sa business na yun. So, meron parating na magandang maaaring kumita kayo ng malaki, maaaring may offer sa inyo ng magandang opportunities, mga ganyan. So, basta may nakikita ko ng magandang parating sa situation ninyo, maaaring ngayon, bukas, o sa makalawa, o kahit ano pa yan. So, regarding lang dito sa ano, sa challenges, no? Sa challenges ninyo, kumbaga, kung kahit ang tag dito yung wala kang ginagawa pero yung mentality mo is maraming iniisip pero wala kang magawa, so meron ka sigurong pinoproblema na hindi mo alam kung paano mo sisimulan ayusin or paano mo siya uumpisahan gawin para maayos yung problema mo na yun, is wala kang magawa. Ayan, so nakikita ko no, sa advice is intayin mo lang, kumbaga, wala kang dapat gawin, parang yun yung gusto niyang sabihin, wala ka dapat gawin kung hindi mag-antay. Patient, kumbaga, patient lang, antayin mo na dumating sa'yo yung pagkakataon na yun, wala kang dapat gawin, wala kang dapat gawing moves or ano, so hintayin mo ang sinasabi. Ang tanging magagawa mo lang is magdasal, mag-pray, na dumating na sa'yo yung hinihintay mo, kung ano man yung hinihintay mo, pero mukhang maganda yung inaantay mo kasi mukhang malaki yung kikitain mo dyan. Ayan, kung financial yan, mukhang malaki yung kikitain mo, so hintayin mo lang. Kung meron ka dati or before na meron kang pinag-imbesan or business or meron kang something pagkakaperahan, ganyan, so wala ka dapat gawin kasi ang nakikita ko dito is meron kang gustong gawin na hindi mo alam kung paano ka gagalaw, hindi mo alam kung paano ka kikilos, hindi mo alam kung paano mo siya uumpisahan. Ang sinasabi dito, wala ka dapat gawin kung hindi hintayin at magdasal. Yun yung sinasabi niya dito. So, dun sa center ng life mo, regarding ito sa relationship. So, sa relationship mo, meron kayong, ang tag dito, meron ka nang nagkaroon ng problema sa relationship mo kasi long distance relationship ito sa tingin ko, is kung meron man naging kasalanan sa iyo yung partner mo, yung asawa mo, girlfriend mo, live-in partner mo, kung meron man siya naging kasalanan, so parang sinasabi dito is napatawad mo na siya o napatawad ka na niya kasi mahal niyo yung isa't isa.
yun nga lang, parang sinasabi dito na iwas kayo sa pag-aaway. Kumbaga, huwag kayo masyadong mag-aaway kasi lagi kayo nagtatalo, lagi kayo nag-aaway. So, ingat lang doon sa part na yun. Meron sinasabi dito na, kumbaga, maging aware kayo sa isa't isa. Kung gusto niyo maging maayos yung relationship ninyo, is ingat lang doon, lalo na't nasa long distance relationship kayo, is parang sinasabi dito na huwag kang masyadong aggressive, or huwag kang masyadong palaaway, or huwag mo siyang i-provoke ng i-provoke para hindi kanya gaguhin, mga something ganung, mga ganung ano, yun naririnig ko. I mean, yun yung pumapasok dito sa ano, sa kahit parang yun ang gusto niyang, yun yung gusto niyang ano. Meron kasing area dito na kung meron ka naging partner dati, o nagkaroon ka ng one night stand, o nagkaroon ka ng karelasyon dati, is gumagawa ng issue. Ayan, huwag mo nang ulitin ulit pa makipag-commit sa ibang babae, at huwag mo silang lulukohin kasi meron dito beware ka sa mga taong hindi mo gaanong kakilala, lalo na kung first time mo na meet, tapos nagkaroon kayo lang one night stand, is maaaring may gawin ito na hindi mo ikatutuwa, dahil maaaring dito masira ang relasyon ninyong mag-asawa, if ever na ayaw mo masira yung relationship ninyong mag-asawa. At kung sa boyfriend, girlfriend naman, kung ayaw mo masira yung relationship ninyong dalawa as a couple, na girlfriend and boyfriend, is ingat ka sa mga yun, sa mga babae na o babae na hindi mo pa ganong kakilala, or lalaki na hindi mo pa ganong kakilala, kasi maaaring may gawin silang hindi maganda sa'yo. So baka sirain ka pa nila through social media, or sirain nila yung pangalan mo kung mataas yung reputasyon mo sa buhay. Is huwag mong gawin yun, kasi sigurado ko na baka itong babae na to or itong lalaki na to ang sisira sa pangalan mo kung ayaw mong mangyari yung masira ka. Okay? So now, sa issue mo naman dito, ito, area ng family, ng relationship, at kung ano-ano pa nakadiling mo sa buhay mo, everyday life mo, is kung ano man yung pinag-aawayan ninyo, magiging maayos din yan. Kumbaga, matatapos din yan, may ending din yan, may katapusan din ang lahat. Kung meron nangyayari sa buhay mo na hindi mo kayang ayusin yung issue na yon, so nakikita ko na wala ka dapat ipag-alala kasi protektado ka ng universe. Kumbaga, may guardian angels ka, kung naniniwala ka sa guardian angels, is may guardian angels ka. Parang sinasabi dito na kung ano man yung problema mo na yan, maayos at maayos din yan. So, wala ka dapat ipag-alala, kahit na meron ka naman dapat dito lang, sa relationship, meron ka dapat ipag-alala dyan. Huwag mong gawin, yung sinasabi dito is huwag mong gawin na makipag-relasyon sa iba kung ayaw mong masira yung buhay mo o yung relationship ninyong mag-asawa. Yun is parang advice niya lang. Ayan, so ingat ka. Kasi meron. Kung baka siguro magselos o nainggit, o ayaw niya na nakikitang may kasama kang iba, o ayaw niya nakikitang masaya ka sa asawa mo o sa girlfriend mo, at gawan ka ng kwento nito, maaaring ganun. So, dun ka lang mag-ingat. Ayan, kasi meron tayong pay attention to the red flag. Ibig sabihin, malaking problema yan kapag yan ilumabas. Ayan. So, dito sa area na to, dito sa baba, yun nga, kagaya na sinabi ko, kung meron kayong issue sa buhay, matatapos at matatapos din yan. Kung merong kaguluhan na nangyari sa buhay mo, matatapos at matatapos din yan. So, ibig sabihin, cool ka lang, chill ka lang. Wala ka dapat gawin. Kung hindi, mag-pray, magdasal. At yan lang yung
pwedeng i-offer sa'yo ng universe. Yun yung mga message na nare-receive ko dito. So, hopefully, yun muna yung, yun muna, that's all I got for now. Ayan, hirap. Ano yun? Ayan. So, hopefully, nagustuhan ninyo. And don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you for watching. Ayan. Bye for now.